Kung si Pedro, baby girl, ay habang nasa Pilipinas, ay nagpapakuna laban sa COVID-19 ng bakunang hindi otorisado ng Food and Drug Administration, big deal ba yon? Abay, hindi. Pakialam ko sa kanya. Kung ang bakunang itinurok po kay Pedro ay inamin ni Pedro na smuggled sa amin sa mga wari-wari, smuggled, big deal ba yon? Smuggling sa customs, di ba pangkaraniwan na yun? Ganun. Pero magtatanong ka, paano na-smuggle ni Pedro? At bakit? Eh kung ang mga tauhan at opisyal ng gobyerno ay tinurukan ng bakuna kontra COVID-19 na wala pang FDA approval, big deal ba yun? Good luck sa kanila. Pero kung mismong opisyal ng gobyerno ang magsasabing smuggled ang itinurok na bakuna sa kanila, big deal ba yun? It's a big story and scandalous to say the least. Lahat po tayo may karapatan na magsalita at manahimik. We have the right to speak and to remain silent as well. And though we have the right against self-incrimination, well, you are also free to incriminate yourself. Ang problema lang po is if you incriminate not only yourself, but also the government itself and make it appear that it is abusing its powers and people in government are indeed endowed with entitlement. Walang dapat pagdebatehan na ang mga tagapagbantay po sa ating Pangulo ay kasama sa mga dapat mauna sa bakuna kontra COVID-19. Dahil ang binabantayan nila ay ang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Much more ang Pangulo mismo, lalo pat isa nga siya sa mga nahahanay sa vulnerable sector nang dahil sa kanyang edad. Wala pong debate yon. Ngunit, kung mismo ang gobyerno ang magsasabi na may mga miyembro ng PSG o Presidential Security Group, ilang mga sundalo at opisyal ng militar at maging miyembro ng gabinete ang binakunahan ng bakunang wala pang pahintulot mula sa FDA, may karapatan ang mamamayan na magkusisa. Ako po'y sumasang-ayon kay Senator Bato de la Rosa nang sinabi niyang, quote, FDA approved or hindi, buhay ko ito. Wala akong pakialam dyan sa FDA. Kung approve nila o hindi yan, basta buhay ko ang nakasalalay, I have to decide for my own life. Very true naman. Tama naman. Ngunit, anong halimbawa ang ibinibigay nito sa mga mamamayan? Oo nga po, buhay nyo yan. Ano man ang mangyari sa inyo, desisyon nyo yun. Pero papaano kung sumunod sa gawi nyo ang maraming mamamayan at kinalaunan ay hindi pala maganda ang epekto ng bakuna? With all due respect, kaya merong Food and Drug Administration ang gobyernong ito ay para masiguro na ang lahat ng uri ng gamot kasamang mga bakuna ay dumaan sa masusing pagkilatis, pag-aaral at pag-aaproba bago payagan na gamitin sa mga Pilipino. Ang pagdaan sa FDA ay hindi lang po isang uri ng formalidad. Dahil kung ang ating katwiran ay buhay ko ito, anuman ang inumin ko, anuman ang ituro ko sa aking sarili, wala kayong pakialam, abay, buwagin na natin ang FDA.
Nauunawaan po natin na ang obligasyon ng ilang nagtatanggol sa gobyerno. We sincerely understand, no? Ang ilang pong ipinagtatanggol nga ang gobyerno. Lalo na po ang ating Pangulo, no? Ipinagtatanggol nila ang ating Pangulo sa usapin na ito. We respect that. Ika nga, kanya-kanya po tayong papel sa mundo. Kaya nga, tayo naman ay tataka. Maging si Zarina Balba Guevara. Kung nais daw ipagtanggol ng ilang opisyal ang Pangulo at ang gobyerno sa isyong ito, bakit tila sa halip na makatulong, lalo pa nilang ibinabaon ang gobyerno? Sabihin ba namang, yes, it was smuggled? And who said that? No less than the Defense Secretary. Well, we do have to give him credit for his honesty. Do we have to give him credit for his honesty? O baka nadulas lang? Smuggling in this country is a crime, sir. How about Secretary Anyo of the ILG na siya rin umamin na may mga cabinet secretaries, ilang miyembro ng PSG, ilang official din ng militar ang umano'y nagpabakuna kontra COVID-19 nang wala pa rin pahintulot mula sa FDA. Kung sasabihin nila na sila'y nagiging bukas lamang o transparent, might as well tell all. Saan galing ang bakuna? Sino nagbigay? Bigay ba o binili? Kailan nagbakuna? Sino nagturok? Sino-sino ang tinurukan? Meron bang post-vaccination surveillance sa mga binakunahan? At ilang pang katanungan? Or some people might just have to learn to sometimes say, no comment. Huwag na ho nating isama pa sa equation ang lahat ng mga sinasabi ngayon ni Attorney Harry Roque sa isyong ito. At hindi na po natin iisa-isahin pa kung anong mga batas ang nilalabag sa pagpupuslit ng bakuna, pamamahagi at pagtuturok nito. Ang pangunahing issue dito ay ang mensaheng nakararating sa mamamayan na pwedeng gawin ng mga taong gobyerno ang gusto nila kahit labag sa batas. Basta't ginusto nila. Ano man ang adhikain o dahilan, pag gusto nila, gagawin nila. Sana all. Is this leadership by example? Think about it.